Lagi nilang sinasabi na ang pagkana, ang pakikinig ng musika ay haram. Puro na lang kasi haram. Pagkatapos ay pinagbawal ng Islam ang pakikinig sa mga agani, sa mga tugtugin na yan, na walang kabuluhan na maidudulot. Natitigas lang yung puso niya sa pakikinig na bigla niyang may maaalala na isang tao, isang pangyayari, isang panahon nang dahil sa tugtugin na yan, titigas ang kanyang puso. Magkakaroon siya ng tinatawag na ang tao na ito ay magiging emosyonal sa kanyang naririnig nang dahil sa pagkahumaling niya sa pakikinig ng mga musika. Subalit binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran. Hindi mo binabasa ang Quran. Binigyan ka ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng turo upang alalahanin ng Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Hindi ba sa pag-alaala sa Allah nakakapagbigay ng kapanatagan sa puso? Magsabi ka lang ng alhamdulillah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Napakaraming mga pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas pinili mo pa yung mga kanta na yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Meron sa mga tao na gumugugol sila, gumagastos sila, bumibili sila ng mga salita na walang kabuluhan. Liudhilla sabilillah, upang mailigaw nila ang kanilang sarili mula sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhir al-aya. At ang majority sa mga mufassirin, ang mga nagbibigay ng kahulugan ng Quran, majority sa mga ulama, ang kahulugan nito ay ang pakikinig at ang pagkanta-kanta. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyama syafi'an li ashabi. Basahin ninyo ang Qur'an. Katotohanan na ang Qur'an ay magiging tagapamagitan ninyo sa araw ng paghuhukom. Magiging tagapagtanggol mo ang Qur'an, kapatid sa Islam. Mapapahamak ka na sa araw ng paghuhukom. Darating ang banal na Qur'an, magsasaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung tao na yan, binasa niya ako nung siya ay nasa dunya pa lang. Bakit mas pinipili mo? Alam na alam ng pamilya mo, ng anak mo o ikaw mismo kung ano yung pinaka ay updated, kung ano yung pinaka kilala, bagong release na kanta ngayong taon na ito. Subalit ang Quran, kahit ang Suratul Fatiha, hindi mo mabasa ng tama. Subalit yung mga pinili mong kanta na yan, hindi yan magsasaksi sa araw ng paghukom. Ipinagbawal sa atin ang mga instrumento na yan dahil nakakatigas ng puso. Binigyan ka naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pinakamainam na siyang banal na Quran. Pinagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang boses, ginagamit mo lang sa pagkanta. Ayaw mong gayahin yung mga taong magagaling kung magbasa ng Quran. Ginagamit nila yung talento nila sa pag-aadan, sa panawagan sa masjid o kayong mga kalalakihan. Isa sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri, kalugdan nawa siya ng Allah, sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni araka tuhibbul ghanam. Tunay na nakikita ko sa iyo, ya Abu al-Khudri, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na minamahal mo ang pag-aalaga ng mga kambing, ang pagpapastol. At kapag dumating yung oras na kung saan magsasala na, palalakasin mo yung boses mo, mag-aadhan ka, pag-uusayan mo ito. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma, walang makakarinig, mada sautil muadhin, ang tinig ng isang taong nag-aadhan, jinnun wala ins, kahit pa yung mga engkanto, kahit pa yung mga tao, wala shay'un, kahit pa yung mga bagay, illa shahida lahu yawmal qiyama. Maliban na lamang ng lahat ng inabot ng tinig ng nag-adhan na yon, magsasaksi sa araw ng paghuhukom. Ayaw mo gamitin yung boses mo. Maghanap ka ng masjid na kung saan nangangailangan sila ng nag-aadhan. Huwag mo gamitin yung boses mo, kapatid sa Islam, sa mga pinagbabawal ng Islam, sa mga bagay na walang kabuluhan.